Dad, I'm so proud of you. I can't believe that you're back. Alam mo, sana one day, makasama ka naman ni Anne sa surgery. Napakasarap pakinggan uli na nakakapagligtas ako ng buhay. Si Michael, wala na siya. Look, wala na si Yul. Fighting tayo, ha? Bawal mag-quit! Bawal sumuko! Nurse Karen, si Doc Annalyn, kamusta siya? Naubuhan daw po kasi ni Doc Yula si Doc Annalyn eh. Kaya po may chance na mahawa po siya. May mangyari man po. Tapos, nagising si nanay. Sabi ko po sa kanya na... Namahal! You have to believe in yourself that you will prevail, that you will win. Ikaw pa ba, anak? Yayakapin ka pa namin ng nanay mo. I love you, Tay. I love you. Kami ng nanay mo. We got you. Lord, huwag niyo namang kunin ang anak ko. Ang bata pa ni Annalyn, ang dami pa ng pangarap sa buhay. Sige po, Doc. Sige, thank you. Hello, Mommy. Hello, Zoe. Ano, kamusta ka na? Na-discharge ka na? Hinihintay ko lang yung resulta ng MRI. But alam mo ba, I am so extra elated and happy today. Alam mo bakit? Bakit? Nabalitaan ko na nahawa pala si Annalyn doon sa TSB virus na yan. Oo nga, narinig ko kanina na infected nga si Annalyn. Oh, ba't di mo sinasabi sa akin? Mom, as if naman you care what's happening to her. Zoe, this concerns the both of us. Nasa hukay na yung isang paa ni Annalyn. Kung sakaling ma-dead siya, edi ikaw na magiging takbagmana ng Apex. Wala na tayong problema. Mommy, yan ba talaga naiisip mo? Eh bakit? Don't tell me, may concern ka pa rin dyan kay Annalyn na yan. You know what? Yes! Gusto ko mag-survive si Annalyn kasi Mommy, madami ng nurses at doctors ang namatay sa loob. Masakit sa akin yung nangyayari dito. Wala ko, hindi ko naiisip yung mga manang-manang yan. You know what's important to me right now is mabuhay lahat ng tao. Ang concern ko is yung future mo. Kaya nga dapat magpasalamat tayo sa TSB virus na yan. Eh baka nga bukas patay na yan si Annalyn eh. You're unbelievable. Zoe, ayokong mag-away tayo, okay? Basta siguraduhin mo na makakabalik ka dito ng buhay. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Everything is falling into place. Apex will soon be yours, Zoe. Salamat, TSB. Salamat. Nakuha na po siya ng temp. Sige po. Sir, nakuha na po kayo ng temp. Kuhanan ko na. Uy! Diba kaibigan ka nung dalawang doktor na taga Apex? Yung namatay at saka yung bata? Opo. Bakit po? Eh, bakit ka nakikisalumuha sa amin dito? Baka mamaya, meron kang TSB, carrier ka na. Totoo? Naku, lumayo ka rito. Baka gusto mong patayin din kami. Ay, naku ma'am, wala po. Hindi po ako infected. Ano mo naman nasabi? Ay, wala naman po akong lagnat. Hindi rin naman po ako inuubo. Ito po, check ko po yung temp. Oh, yan po. 36, oh, sakto po. Wala pang kaputal-putal. Kaya, kung ano po kayo, wala po akong virus, ma'am, huwag na lang po kayo mag-create ng panic. Aba, eh dapat kami mag-panic. Hindi mo ba alam? Nalalagas na kayo isa-isa ng mga doktor ng Apex? Alam niyo ba yon, ha? Baka mamaya kayo nga ang nagdala ng virus dito.
Simula dumating kayo rito, nagkaroon na ng TSB dito, di ba? Na-lockdown pa kami? Oo. Oh, ito tuloy yung sitwasyon natin ngayon, o. Diba? Anong iniisip mo? Mukhang malalim iniisip mo, ah. Ba't kaya ganun, Dok? Di man lang natin nakitaan ang simptomas si Dok Yula tsaka si Tito Michael. Bigla na lang severe agad. Dok, marami pa tayong kailangan malaman tungkol sa TSV. Maaari sa iba, ganito yung epekto. Sa iba naman, matagal kong mag-manifest. Kaya kailangan mo magpahinga dito. Okay? Dok, hindi ko kailangan magpahinga dito kasi wala naman akong simptomas. Wala akong nakaramdaman. Kaya pisayaan mo kung makatulong. Dok, malaki yung chance na nahawa ka ni Dok Yula. Kaya kailangan natin makisugurado. Kailangan mo magpahinga dito. Dok, please, hayaan mo na lang ako kasi okay lang naman ako eh. Ayoko nang may mamatay pa katulad ni Tito Michael tsaka ni Dok Yula. Pero Dok, pasyente ka ngayon. Kailangan mong ipahinga yung katawan mo. Kailangan mong magpagaling. Doktor pa rin ako. At kung mamamatay man ako, hindi ako mamamatay na pasyente. Mamamatay ako na ginagawa ko yung tungkulin ko. Mamamatay akong doktor. Nurse Ara, babalikan ko na lang kayo, ha? Ikaw na bahala sa patient. Okay, Doc. Sige po. Wala ko yung magiging say dahil hindi kayo medical professional. At saka yung virus, hindi niya ho alam na stockholder kayo. Kaya tignan ho natin pag nagkasakit kayo kung saan kayo dadali ng yabang nyo. Teka na nga. Bastos ka! Ay! Kung hindi ka naman makakatulong sa problema, eh huwag ka nang dumagdag. Nilalagyan na nga namin yung buhay namin sa panganib eh. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi mo ba ako nakikilala? Oh, Doktora Santos of Apex Medical Center. Bakit hindi ka nakapipili? Hindi mo itatanong kung nasaan yung kaibigan kong doktor? Sino? Yung bastos at mayabang? Doktora Yula Sarmiento yung pangalan niya! Third year general surgery resident! Tandaan mo yan! Alam mo ba kung nasa siya ngayon? Patay na siya! Nagdahil sa'yo! Kasi, di ba, inubuhan mo siya kasi trip mo lang. Natatandaan mo, di ba? Sumagot ka! Ay, saglit lang! Saglit lang po! Saglit lang! Ma'am, hindi naman po sa Apex lang galing po yung virus. At saka kung totoo po yun, bakit wala pong lockdown dun? At additional FYI po, ma'am, di ba nga po, mga taga-Apex pa po yung nakadiscover na posibleng may TSB po yung dalawang pasyenteng namatay dito. Kaya po, ma'am, please lang po, wag na lang po kayong mag-spread po ng fake news. Alam mo, ang dami mong sat-sat, ang sabihin mo, may virus ka na. Oh. Oh. Di ba? Sige,
Pwede po ba huwag niyo na lang pong ipilit po na meron po akong sintomas? Kasi di ba po nurse po kayo, eh, tingnan niyo naman po, wala naman po akong ebidensya na meron pong sintomas ng virus. Pwede po ba tuloy na lang po natin yung pagtulong natin sa mga pasyente po dito? Huwag na lang po tayo magmarites. Okay po ba yun? Sige po. FYI din ha. Tapos na yung duty ko. At saka naka-vacation leave na ako. Alam mo, hindi namin deserve to. Dapat nga nagpapahinga na kami, umuwi na kami. Dito pa kami mahahawa eh. Dahil ni-lockdown. Ano ba? Imbis na maayos kami, oh, eto, hindi dito kami ngayon. Sadali lang po. Saglit lang po. Actually, hindi naman po talaga natin deserve lahat po na nandito eh. Eh, kayo po, taga dito po kayo, di ba po? Taga Sarigado kayo. Ako nga po, taga Apex ako eh. Actually, dumalaw lang po ako sa mga kaibigan ko po dito. Pero, tumulong na rin po ako. Kasi ma'am, nasa medical crisis po tayo, di ba? Iisipin niyo pa po ba na off-duty po kayo kung may kakayahan naman po kayo tumulong sa kapwa niyo? Wala po ba kayo pakialam sa mga pasyenteng nandito po? Kaya, please lang po, huwag niyo pong pag-initan kasi wala naman po kong sakit eh. Yun lang po. Excuse me. Alam mo ba kung anong dapat gagawin niya pagkatapos nito? Ikakasal na dapat siya! Dapat pupunta na siya ng Canada tapos kikitain niya yung nanay niya doon! Pero lahat ng yun wala na dahil sa'yo! Kasi inubuan mo siya kasi bastos ki! Kasi ang taas na tingin mo sa sarili mo! At tinatanong mo, bakit hindi ako nakapipihi ngayon? Kasi pasyente na ako! Kasi nahawa ako kay Dr. Ayula! Nang dahil sa'yo! Hindi ko alam na may sakit na ako. Kung alam ko, hindi ko gagawin yun! Eh, ginawa mo pa rin eh! Ginawa mo pa rin at ngayon, may namatay na doktor na sana tumutulong sa maraming pasyente! Hindi ako makahinga! Umalis ka dito! Ayoko sa'yo! Nurse! I'm sorry kung may mga nasabi po ako mali kanina. Kaibigan po ni Dr. Ayula yung kausap ninyo eh. Pero ngayon ako po si Doc Annalyn. Kaya sagutin niyo po ako, ano pong nakaramdaman mo? Kasi tutulungan kita. Nurse, pwede po ba kami makahingi ng extra face mask? Mukha ba akong may face mask? Grabe naman po. Hihingi lang kami ng extra face mask. Eh, pal kang nurse ka? Ako pa talaga kinalaban mo. Dayo ko lang naman dito. Tingnan natin kung hindi ka kuyugin mamaya ng mga tao. Update sa sinasabing virus na ito. We're doing everything we can to control the situation. At lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses na nandirito. Sila po ang mga bagong bayani natin. Mayor, bale, ano na po ang hakbang ng LGU at ng ospital para masugpo itong virus na ito? We're coordinating with the hospital and the Ministry of Health para ma-contain itong virus.
Marami tayong nakausap para tumulog sa atin. Mayor, kailan dadating ang gamot? Yun ang priority natin. Lalo na yung mga treatment, yung test kits at saka vaccine. Sir, yes, doktor po ba kayo dito? Hindi ho, pero isa kong anak na doktor nasa loob ng hospital. Mayor, kailangan natin ng treatment plan para mailigtas ng tinamaan ng TSB. Kailan po ba dadating yun? Ang nga naman, Mayor! Opo, Mayor, yun nga po ang kailangan ng taumbayan. Umunahon po tayo, sandala mo po. Wala pa, pero parating na po yun. Mayor, kailangan natin ng time frame. Tumatakbo ang oras, oh. Ilang doktor pa ba mamamatay bago dumating yun? May mga namatay na palang doktor! Mayor! 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 Sandali po! Sandali po! Huminahon po kayo! Sandali po! Sandali lang po! Huminahon po kayo! Mabuti pa! Kumain muna kayo. May hinanda kami pagkain dyan. Kumain muna kayo para mawala na init na ulo natin. Hindi pagkain ang kailangan namin, Mayor. Yung gamot ang kailangan namin. Kailangan ba natin yan? Dad! Kumain na kayo! Paano mo kakalman yung anak ko na sa loob? Dad! Dad, ano ba? Dad! Dad, dami na! Zoe, kailangan magamot si Annalyn. Ayoko siyang mamatay. Sandali! Sandali! Tumahimik po kayo. Kumalma lang po tayo. Pasensya na po sa ginawa ng bodyguard ko. At pasensya na rin po sa mga nangyayari sa atin. Ipinapangako namin na mapapabilis ang pagdating ng gamot at mga bakuna laban sa virus na ito. Mayor, kailangan malaman ang taong bayan kung kailan darating. Kailangan naming malaman kung kailan ang takdang araw ng pagdating nun, Mayor. Miss, nurse, yung panyo niyo po nalaglag. Ano yan, ha? Umubo ka na ng dugo? Ay, halaga, hindi po. Hindi po sa akin to. Ako yung nga ba sinasabi ko, may virus ka talaga. Hindi po sa akin to. Tinuro lang po yun ng mama, hindi akin to. Anong hindi sa'yo? May virus ka! Po, hindi po. Anong hindi po? Napakasinungaling mo talaga. Eh, samantalong ayan na yung ebidensya, oh. Hindi po sa akin po to. Hindi po sa akin to. Hindi sa'yo. Pahawahan mo kami dito. Napakasinungaling mo. Hindi po sa akin to. Hindi sa akin to. Ano hindi sa'yo? Hindi sa akin. Siya? Eh, ba't kailangan naman yung makapag-away? Mami, normal lang naman kay Daddy yun. Siyempre, na-frustrate din siya dahil ang bagal ng gobyerno. Ang sabihin mo, kaya siya nagkakaganyan ng dahil sa anak niyang si Annalyn. Eh, mamamatay na rin naman yun eh. Mami, ano ba yung bibig mo? Natural lang na ganun yung isipin niya. Siyempre, anak niya yun. Eh, ito namang tatay mo. Pag nakapagsuntukan ba siya, eh, darating agad ang gamot. Di nag-iisip. Di nga ba ang sabi ng mayor dyan, matatagalan bago pa may makarating na gamot? Sabihin mo dyan sa daddy mo, ihanda na niya yung sarili niya at mamamatay na si Annalyn. Wala na siya magagawa. Mommy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mamamatay si Annalyn, okay? Dad! Moira, hindi ka pa rin nagbabago?
Mapaloob o labas ng kulungan, asal demonyo ka pa rin? Robert, I am just stating the facts. No one can escape this virus. Kaya ngayon pa lang, I am extending my heartfelt condolences sa'yo at kay Lynette. Buisit ka talaga, Moira. Asal demonyo ka. Bahala ka na nga dyan. Buisit talaga yung mami mo. Ang sama ng ugali. Dad, huwag ka na magpa-epekto kay mami. Sige na, ikaw ang talo. Hindi mamamatay si Annalyn, Zoe. Hindi pwede. Huwag mo na itago yan. Nakita ko. Dok, ba't ganun? Ba't ang bilis? Ba't may beating agad ako? Kanina lang naman ako nahawa ni Yula. Dok, hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Siguro kaya... kaya na madaling mag-advance yung virus sa katawan mo dahil mababa yung immune system mo. Dahil lagi kang pagod. Lagi kang puyat sa pagkasikaso ng mga pasyente. Di ba sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka. Hindi mo ako sinusunod. Anong gagawin ko ngayon, Dok? Meron ang paparating na mga gamot. Dok, malalagpasan mo to. Ha? Ang kailangan mo lang gawin, magpahinga ka. Tapos, kailangan tumaas yung immune system mo. Hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Alagaan kita. Lilipat kita sa private room. Dok! Pwede bang wala muna baka alam? Lalo-lalo na si tatay kasi mag-aalala yun para sa akin. Please. Lubha na yung kapatid mo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pero Dad, pag pumasok ka doon, hindi ka na makakalabas. Ma'am Giselle! Ma'am Giselle! Si Doc RJ po. Nag-volunteer na pumasok sa loob ng San Ricardo Medical. What? Lord, sana naman po huwag niyo kung hayaan mo mati mag-isa. Gusto ko pa pumayakap si nanay at si tatay. Annalyn, anak. Nandito na si tatay.